guys, and welcome back to my channel. And for today's video, itatest natin ang Etude House na product. Ipapop ko sa screen kasi hindi ko siya binili sa mismong shop ng Etude House. Doon ko siya binili sa Shopee. Diyan, nandiyan sa screen ko saan ko siya binili, kung anong shop name nung binilan ko, and price nandiyan. Sobrang cute niya. Ito yung parang ice cream na sa may box. Ito yung parang ice cream. Ang cute! Ang cute, cute, cute! Itong packaging. So yun, ang shade na kinuha ko. What shade is this? Not sure kung ito ba. Yan ba yun? Basta yung product na to is Dear Darling Tint. Water Gel Tint. Hindi ko siya malalagay as blush kasi meron ako nilagay na blush from Careline. Tinetest ko siya ngayon. And ayan, nandiyan sa eyeshadow ko. Tapos, eto siya. Ang cute. Ay, ang cute. Ang bango. Amoy, ano, strawberry. Ang tamis. Sarap. Ito yung applicator, guys. Cute. Guys, ito yung thumb ko. Parang matanda yung thumb ko. Tapos, ayun yung height ng applicator. Ah, ang cute. Meron akong nilagay kanina ng Lucas Pop. Oh, pero natuyo na siya. Konting-konti na lang yan. Apply na natin. Ay! Hindi ata ito yung parang ano. Yung matte na nagtatagal. Nakalagay kasi watery gel tint. So, sana yung tint niya long lasting. Yung shade na kinuha ko may pagka mauve-ish. Anyway, ipapop ko ngayon sa screen kung ano available shade. Nakakatuwa, ang bilis niya i-apply. At dahil medyo matubig siya, medyo may lamig siya. And yung applicator is medyo, ayan, malambot-lambot o, medyo flexible. Madali lang mag-apply. Para siyang ano, yung makeup ng bata na pwede mong kainin. Moisturizing talaga to, te. Alam ko na. Ngayon pa lang, medyo moisturizing siya. So, kuha lang ako ulit. Medyo maliit kasi yung applicator. So, gusto kong itry kung magbe-build up pa yung shade. Pero, yung shade na kinuha ko, para siyang ano, yung itsura ng labi ko kapag kamasayahin ako. Yung marami akong dugo sa katawan. Ganun. Kasi pale talaga eh. Kita niyo naman kanina. Pale talaga siya. Try ko i-build up. Kung mag-build up, edi masaya. As in yung formula niya guys, para siyang literal na watery gel tint siya. Kung ano yung mismong sinasabi niya, yun yun. Yun. Ganda. Parang ano lang, buhay. Ganyan. Blooming. Ganon. Yung unang layer ko kanina, nakita niyo naman na medyo parang, medyo bitin lang siya. Ito parang, ito okay na. Iniisip ko, try ko nga maglagay pa ng isang layer kung magda-darken pa siya lalo. Kasi medyo buildable siya eh. Tsaka parang matamis talaga siya. Kasi nalalasahan ko eh. So halos parang 3 layers. Naputol yung video ko dun sa isang camera kasi nawalan siya ng battery. Tutuloy ko dito kasi patapos na rin naman eh. Ayun oh. Ito yung third layer. Medyo buildable siya kasi kung ano yung unang lagay, medyo light lang. Tapos nung second layer, medyo kumapal. Tapos nag-darken ng konting-konti yung shade. Tapos ngayon, yung third layer, hindi na siya nag-darken ulit. Yun na yun. Kumbaga, medyo, ayan yung kulay ng nasa bottle. Ito yung nasa lips ko. Hindi ko na ito i-kiss test kasi gel tint eh. Para siyang lip gloss na mag-iiwan ng tint. Yun yung declared. Pero hindi ko sure kung mag-iiwan ba talaga siya ng tint. So yun yung main test natin ngayon. Gusto nating malaman kung maganda ba. May iwan ba siyang tint. So ang time check, 2:10 PM na. So medyo hapon na. Mamaya mag-check in na lang ako. Hindi pa ako nagtatanghalian eh. So mga after ilang oras siguro kain na. Tapos balitaan ko kayo. Laters. Hi guys, update lang regarding doon sa nare-review nating lipstick na lip gloss. So, medyo hindi ko alam bakit ganun. Kaya gusto ko sanang ulitin ulit ngayon. Kumbaga, simula ngayon hanggang matulog na ako. Kasi tinan nyo yung nangyari. Tinitiis ko lang. So, yan. Ayan ang babalat siya. Ang dami. So, gusto ko siyang tanggalin. Tapos gusto ko siyang i-give ng isa pang chance. Ayan, kinukot-kot ko lang. Huwag niyo akong gayahin. So, huwag niyo akong gagayahin kung mas okay na may lip scrub kayo or something. Medyo magulo yung buko. Kakatanggal ko lang ng tali eh. Parang halos buong labi ko yung nagbalat. Dapat hindi siya magaganto eh. Ang daming, parang isang but. Ang dami yung balat. Oh, grabe. Init.
Okay, so natanggal ko na yung ano ah, yung mga nagbalat. Fresh na fresh to. Fresh balat. So, maglalagay lang ako ulit kasi kumbaga yung remaining time, ano bang time na yun? 9:46 hanggang siguro 12 matulog na ako. Doon ko natatanggalin yung makeup ko. Ang ganda pa naman. So, ibig sabihin kapag bandang 12 at nagbabalat pa din yung labi ko, ito na siya. One layer, then isa pa. Sana may... Kaya medyo nag-leave pa naman siya ng stain kanina. Nakita nyo naman. Kaso nga lang nagbalat yung labi ko. So, yun nga. Dry lips kasi talaga ako. Yun. So... Tingnan na lang natin. Balik na lang ako laters. Bye-bye. Hi guys! So, final thoughts ko na to. Itong clip na to. For this product, itong yan. Napaka-cute ng packaging. Ipapop ko na lang ulit yung kusang ko siya biniling shop ngayon. So, for me, yung availability nito, sobrang reachable nito kasi meron siyang ang Etude House, marami siyang mga branches sa Philippines, sa mga malls, yun. So, and available pa siya sa mga taong nagre-resell nito sa online shop. Like yung mga taong bumibili sa ibang bansa, tapos ini-import lang dito, ibebenta. Mas mura kasi sa kanila. Sa kanila ako actually bumili. Mahal kasi sa mismong branch ng Etude House. For buildability guys, yung first layer, tapos second layer, yun nagbe-build up siya. Medyo nagda-darken siya. Kung one layer lang, hindi siya super pigmented. More on moisturizing lang talaga siya. For blendability, guys, wala akong problem sa blendability. Napakaganda, napaka-smooth ng application ko sa lips ko. Sa lips ko lang tinry. Hindi ko na siya tinry dito kasi may iba akong product na nire-review. Coverage, maganda naman yung pagkaka-cover niya. Kapag natuyo na yung gloss, and ayan, ilang oras na yung nagdaan. Ito yung bagong lagay ito nung 9:30. And 12, nga pala, hindi ako nag-time check. 12:32 p.m. na. So, after 9, 10, 11, 12, 3 hours, ayan na siya. So, parang hindi siya buo na, paano ba to? Hindi buo yung kulay. Parang nandun lang siya, yun o, yan lang. Pero yung total color, yung stain na iniwan, hindi siya buo. Hindi maganda yung pagkakastain niya. Hindi siya, basta, nagigess nyo naman kung ano yung sinasabi ko. For longevity, nasa ano lang ako. 3 star. Kasi yun nga, ganyan yung itsura. After 3 hours pa lang yan. Paano kung ginawa ko 8 hours, diba? For packaging, 5 star ako sa packaging. Napaka-cute. Napaka-cute. Yun. Kaso nga lang, may isa lang akong problem. Wala yung shade dito. Or hindi ko lang alam kung ano yung shade name dito. For packaging, mga 5 star na rin ako. Kasi super cute talaga. As in, super cute. Price point, guys. Yung bili ko nasa 3 star ako sa price point. Feeling ko kasi ang mahal nito sa mismong branch. Actually, madaming mahal dun sa Etude House and hindi lahat hiyang ako. Hindi compatible yung mga products nila sa akin most of the time. Ewan ko, baka hindi talaga ako pang Korean na tao. So, for price point, nasa 3 star nga lang. And, ayan, ipapop ko na lang ulit kung saan ko siya binili. For lightweight, kapag nasa 4 star ako sa lightweight, pag bagong lagay, and nandyan pa yung gloss, hindi pa natutuyo, hindi siya lightweight. Pero pag natuyo na siya, like ngayon, lightweight na siya. So, kaya 4 star lang yung nirate ko. Pero lightweight talaga siya kung wala na yung gloss. And yung medyo stain na lang yung natitira. Lightweight siya. Scent. Napakabango ng scent nito. As in, kumpara siyang may lasa nga actually. Parang siyang strawberry na jelly ace yung amoy. Yung scent niya 5 star, pero kung hindi niya type yung may mga sweet scent, ganyan, hindi niya magugustuhan siguro yung scent. Yun, for texture, wala akong problem sa texture, sobrang smooth. And, yun, 5 star ako sa texture. Shade range, ipopop ko na lang kung ilan yung shade na available. Hindi ko ulit na-research kung ilan yung shade na available para sa ganitong product. Yun, so dyan nyo na lang makikita sa screen kung ilan yung shades. Okay ba siya for chap lips?
Ganito guys, i-emphasize ko lang. Kasi ngayon, hindi nagbabalat yung lobby ko. Pero naglagay kasi ako ulit. Ito yung second time na nilagyan ko siya ulit. Tinanggal ko yung kaninang unang nilagay ko. Bandang 9:30, katulad nung clip na nilagay ko kanina. So 9:30 hanggang 12:30, ito na siya ngayon. Hindi pa rin siya nagbabalat. Kanina kasi siguro, nung mayroon akong lip gloss, medyo nagbabalat ata siguro yung lobby ko nun. Tapos pinatungan ko lang ng ganito. Hindi ko na masyadong tinanggal or in-exfoliate pa yung lobby ko. My fault. So yun, mas okay talaga kung maglalagay ng lipstick, mag-exfoliate, or dapat healthy yung status ng skin mo. Ay, ng skin ng lobby mo. Yun, so yan. So for chapped lips, I think recommended naman siya. Kasi lip gloss siya and talagang ramdam kong moisturizing siya. Transfer proof ba siya? Kung ngayon na wala na. Syempre kapag mayroon pang gloss, hindi yun transfer proof. Kung ngayon, kahit medyo may konting langkit pa siya, pero hindi na siya nagka-transfer. Yes, wala na. Basta wala na yung gloss. And hindi ko pala napakita yung swatch nito, guys. Sorry. So, ayan. Ayan yung swatch, guys. May pagka parang ano, pink na pastel, pero parang vintage-ish yung color. So, or basta ganyan. Ito yung packaging. Medyo malapit siya sa kulay ng packaging mismo. So, ayan siya, guys. Yun. So, yun lang naman. If ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts doon sa description box below. And if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!